Magandang buhay mga boss. Ako nga pala. Pasensya na mga boss. Pagod ako dyan. Medyo mahirap. Gumana yung utak natin. Nagawa ko pala ang video na ito dahil sa mga nagtatanong sa akin patungkol sa mga alaga nilang mahaba ang kuko. Ang tanong nila sa akin kung pwede daw itong putulan. Kasi yung kanilang inahin puro daw sugat kapag binabarakuhan nung kanilang burgat or yung barako na tsaka tanong nila kung hindi daw ba magkasakit yung barako nila kapag pinutulan ng kuko. Ang tanong dyan, hindi. Malaking hindi. Hindi magkakasakit. Ngayon, sa tungkol naman dun sa tanong kung pwede putulan ng kuko, sagot ko dun, oo. Pwede mo yung putulan. Bakit? Para hindi magkasugat-sugat yung likod ng inahin. Ganun lang kasimple mga boss. Ngayon, ano ang mga dapat kailangan sa pagputol ng kuko? Ang kailangan lang natin ay napakasimple. Nail cutter. Yung ginagamit natin, nail cutter. Ganito mga boss, oh, nail cutter. Isa ito sa gamit natin o kaya nipper. Yun ang isa sa mga dapat nating gamitin para maputol yung kuko. Pangalawa, betadine. Pangatlo, cotton. Ngayon, paano ba ang pagputol ng kuko sa mga ano ngayon? Yung, 'di ba, yung kuko ganito, medyo pa-curve ng konti. Ngayon, paano ba tamang pag ano, 'di ba? Makikita niyo sa ilalim ng kuko. May ganyan, medyo may laman doon sa ilalim na matigas. Huwag aabot doon ang pagputol niyo kasi once na umabot doon, lagot, dudugo yan, panigurado. Diba ganyan? Diba ganyan, pa-curve? Nakita niyo yung kamay ko? Yan, pa-curve. Tsaka yung kuko, ganyan lang kayo, pwede pumutol. Huwag lalagpas yan sa tiko, curve. Huwag ko yan lalagpas kasi sigurado, dudugo yan. Dudugo yan at panigurado. Masasaktan ang inyong alaga. Yun ang dapat nating iwasan. Mahirap na. Saka nga pala mga boss, nagdag ko na rin yung tahid, yung sa bandang dito, yung sa tahid. Anong tawag niyan dito sa amin? Saka. Yung tawag dito sa amin, saka. Sa Katagalugan, tahid. Tahid yung tawag doon sa Katagalugan. Ano, isa rin yun sa nagsanhi ng pagkakasugat-sugat ng inahin sa kanyang likuran pag tuwing binabarakuhan. Ang dapat yun putulin. Dapat yun putulin. Ang kailangan natin gamitin doon sa pagputol ay yung ano, yung lagari sa bakal. Yung lagari sa bakal. Pero meron ding nabibili sa mga online shop yung talagang ginagamit sa pagputol ng tahid. Yun mga boss. Tapos pala yung sa inahin naman na ang kailangan natin gawin ay yung betadine. Ganun kasimple. Kailangan nyo lang gawin ay lagyan yung bandang may sugat. Kumuha kayo ng ganito stick na may cotton, ilulub nyo doon sa betadine at yung cotton na may stick, yun mismo ang i-scrub doon sa bandang may sugat. Tsaka yung inahin, kailangan nyo munang ikulong at iwalay doon sa barako para di na masyadong lumala. At saka pala mga boss, kung mild naman yung sugat ng ating inahin, pwede na natin ituloy yung
pag breeding bantabaw, breeding. Hindi na natin yun ituloy. Take note ha, take note. Kung mild lang, pero kung medyo malaki na yung sugat, iwalay muna natin sa ano, sa ating mga burgak or yung barako. Para yan mga boss, pansamantala lang, dito na muna yung aking video. Sa nga pala, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, share, and subscribe na din, and paki-click ng notification button. Pasensya na nga pala kayo mga boss, nandito kasi ako ngayon sa trabaho ko, kaya walang taga-video, at saka medyo madili. Pagpasensya nyo na mga boss, bawi na lang ako sa inyo next time. Kaya mga boss, dito na muna ako. Alam, hanggang sa susunod. Sana supportan niyo ako palagi. Salamat.